Si Ashong ay kilala bilang kingpin at pinagharian niya ang isang kilalang lugar sa Kamaynilaan. Ito ang tondo na kinatatakutan noon hanggang ngayon dahil sa mga naglipa ng halangang kaluluwa at mga gang na nagkalat dito. Si Ashong ay leader ng isang gang na may mga tapat na miyembro. May tinatayang apat na hideout si Ashong. Ito ay Sakyapo, Tondo, Binondo at Pier. Si Ashong ay laging inuugnay sa mga kasong illegal possession of firearms, murder, pagbebenta ng baril, pangunguha ng koleksyon sa mga negosyante at iba pa. Ganun pa man, hirap ang mga kapulisan na mahuli si Ashong. Sa kabila ng kanyang masasamang reputasyon ay tinitingala at tinuturing siyang bayani ng kanyang mga kalugar. Binansagan pa nga siyang Robin Hood ng Tondo at kinilala bilang Hari ng Tondo. Lalong nakilala si Ashong dahil sa madalas na paglabas ng pangalan nito sa mga balita sa pahayagan. Dahil na rin siguro sa kabi-kabilang kaso na kinasangkutan nito. Ngunit sa kabila ng mga illegal na gawain ay tinutulong naman nito ang mga kinikita nito sa mahihirap. Kaya siguro hirap pa mga kapulisan mahuli si Ashong dahil kakampi nito ang taong bayan. Alam naman natin na ang Tondo ay maraming naninirahan dito, masikip ang lugar at buo ang respeto ng mga tao dito kay Ashong. Base sa mga taong nakasubaybay sa mga panahong iyon, ay nagdadalawang isip ang mga kapulisan na pasukin ang Tondo. Sa katunayan nga ay hindi pa nga nakakapasok sa Tondo ang mga kapulisan ay nagawa na ni Ashong makaiwas. Ang unang lugar na hinawakan ni Ashong sa Tondo ay ang lugar ng Angustya. At dito na buo ang grupo ni Ashong na tinatawag na Angustya Gang. Maraming kalaban ang grupo ni Ashong dahil pinanghihimasukan ng grupo ni Ashong ang mga grupo o gang na nagmamalabis sa mahihirap. Dahil dito ay lumawak ang nasasakupan ni Ashong at sa kalaunan ay pinagharian niya ang Tondo, bagay na naging dahilan kung bakit tinawag siya na Hari ng Tondo. Noong 20 anyos si Ashong ay nahuli siya ng mga pulis sa kasong illegal possession of firearms, hinatulan ng 6 na taon ng pagkakakulong. Sa loob ng kulungan ay nagbangga ang landas nila ni Angel Sapanta Tuason, leader ng isang gang at kilala sa tawag na Boy Sapanta. Pinabagsak noon ni Ashong ang grupo ni Boy Sapanta, kaya malaki ang galit ni Boy Sapanta kay Ashong. At ito na ang hinihintay na pagkakataon ni Boy Sapanta para gumanti kay Ashong. Todo ang pag-iwas ni Ashong kay Boy Sapanta na humantong sa pagsugat nito sa kanyang sarili at sinugod ito sa ospital. At sa hindi malamang dahilan ay nakataka si Ashong. Sa pagkakulong ni Ashong ay humina ang grupo nito at yun naman ang paglakas ng grupo ni Carlos Capistrano na kilala sa tawag na Totoy Golem. Sa pagbalik ni Ashong ay muli nitong binangon ang grupo niya, bagay na nagbunga ng pagbabanggaan ng grupo ni Ashong at Totoy Golem. Naging motor silang magkaaway at ang kanilang teritoryo ay pinagigitnaan na isang tulay na kahoy sa may Coral Street. Masyadong mainit sa mata ni Totoy Golem si Ashong. Noong minsan nagpagupit si Ashong sa isang barbershop ay pinagbabaril si Ashong ng mga tao ni Totoy Golem. Dahil sa aganapang ito ay namatay ang barbero na malapit kay Ashong. Ito ay labis na ikinagalit ni Ashong. Noong gabing iyon ay nilusob ni Ashong kasama ang grupo niya ang lungga ni Totoy Golem. Maraming bumagsak na tao ni Totoy Golem, ngunit nagkataon na wala si Totoy Golem sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang araw, namataan ng mga tao ni Ashong si Pepeng Hapon na tila may hinaabangan. Isa si Pepeng Hapon sa pinagkakatiwalaang tao ni Totoy Golem. Noong makita ni Pepeng Hapon si Ashong, ay biglang aktong bubunutin nito ang kanyang baril, ngunit naunahan siya ng mga tao ni Ashong sa pagbagsak ni Pepeng Hapon. Ay siyang paglapit ni Ashong. Dito ay tinapos ni Ashong ang buhay ni Pepeng Hapon. Isang binyagan sa Ricafort Street, Tondo, ay parehong kinumbida si Ashong at Totoy Golem bilang ninong ng batang bibinyagan. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ang mortal na magkaaway. Dito ay humingi ng tawad si Totoy Golem kay Ashong na ikinugulat naman ito. Dahil dito ay nagtakda sila ng pagpupulong o pag-uusap upang ayusin ang mga gusot ng dalawang grupo. Sa isang bahay sa Coral Street malapit sa tulay na kahoy ay nag-inuman ang dalawang grupo. Makalipas ang ilang saglit ay pinalabas nila ang kani-kanilang kagrupo upang makapag-usap ng maayos ang dalawang leader ng kani-kanilang gang. Biglang tumayo si Totoy Golem na animoy sumuka malapit sa tindahan, ngunit lingid sa kaalaman ni Ashong. Ito pala ay senyales
para kay Ernesto Reyes alias Erning. Dahil dito ay biglang pumasok si Erning at binaril si Asyong. Pinaniniwalaan na na-double cross si Asyong dahil lang inakala niyang kaibigan na si Erning ay ito pala ang tatapos ng kanyang buhay. Napagalaman na si Erning pala ay tao ni Totoy Golem. Base sa pahayag ni Erning na aksidente ang pagkamatay ni Asyong dahil habang pinaglalaruan niya ang kanyang baril at isa sa mga tao ni Asyong ay aksidente itong pumutok at tumama kay Asyong. Ang pahayag na ito ay walang basehan. Si Ernesto Reyes alias Erning ay namatay sa kamay ng isang miyembro ng Grease Gang Gang na malapit na kaalyado ng grupo ni Asyong. Samantala si Totoy Golem ay sikat na sikat noong panahong iyon. May mga nagsasabi na namatay si Totoy Golem sa kamay ng mga pulis na sumita sa kanya dahil sa dala nitong bayong na pinagdududahan na may baril. Yung akmang bubunutin ni Totoy Golem ay naunahan siya ng mga pulis at pinaputukan siya. May mga nagsasabing political issue ang ikinamatay ni Totoy Golem. Sinasabing pinapatay talaga siya. Noong 60s, ito ang panahon kung saan nagsusulputan ang mga gang dahilan kung bakit laganap ang kabi-kabilang gang war. Noong mga panahong iyon, ay putok na putok ang hidwaan ng dalawang kilalang gang. Ito ay ang Sige-Sige Gang at Bahala na Gang. Walang humpay na gantian at pilit inuubos nila ang bawat isa. Noong early 60s ay may isang tao na kinakatakutan. Ito ay ang pinuno ng Bahala na Gang. Siya ay si Arturo Porcuna na tinatawag na Anino, na kalaunan ay tinawag na Boy Golden. Noong panahon na tinatawag pa siyang Anino ay tanyag na tanyag ang kanyang pangalan. Ngunit tung mangyari ang malaking paglusob ng kanyang kalaban sa kanyang tahanan ay nagsani ito ng pagkamatay ng mga kasama nito at pinagsamantalahan ang kapatid ni Anino na si Baby Porcuna. Ang tanging nakaligtas sa insidente ay si Arturo Porcuna alias Anino. Sa pagbangon nito ay muli niyang itinayo at pinalakas ang kanyang grupo at mula sa kanyang pagbangon ay nabuo ang ngalang Boy Golden at simula noon ay tinawag na siya sa pangalang Boy Golden. Kabi-kabilang gulo ang kinasangkutan ni Boy Golden, bunga ng kanyang pagiganti at galit sa kalabang grupo. Naging mainit siya sa kalabang grupo at maging sa mga pulis. Kinikilala siyang bilang mapanganib na pinuno na mapanganib na gang. Pero ang pamamayagpag ni Boy Golden ay may hangganan. Noong December 24, 1963, kumuha ng tatlong kwarto sa isang apartment sa Coronel F. Vicencio Street si Jaime San Miguel. Kasama niya si Boy Golden at iilang miyembro ng Bahala na Gang. At maging ang kinakasama ni Boy Golden na si Marla, na kilala sa tawag na Anita D. Kasama din ang kinakasama ni Jaime San Miguel. Biglang dumating si Eddie Luz, Baby Soriano, Antonio Razon, Rene Sebastian at tatlo nitong kasama na hindi pa nakikilala. Sakay ng kani-kanilang sasakyan ay agad silang pumunta sa kwarto ni Boy Golden na hindi man lang napapansin ng mga kasama ni Boy Golden. Habang nagbubukas na regalo sa pasapit na kapaskuhan, sila Boy Golden ay pinaulanan sila ng bala dahil dito natapos ang pamamayagpag ni Boy Golden. Kasama niyang tumomba ang dalawa niyang kasama, maswerte namang nakapagtago sa aparador si Jaime San Miguel at nasa ibang kwarto naman si Anita D. at kinakasama ni Jaime San Miguel.